Rita, responsibilidad mong alamin ang totoong nangyari sa minahan. Aalamin ko kung ano totoo. Ayoko mapalusot mo yung kumpanya ng asawa mo. Wala akong tiwala sa'yo, kaya gusto ko bantayan ka. Mr. Velasquez, sa tingin ko ho, may nagsabotahe sa inyo. Mga Alvarez na may-ari ng minahan. Sila na ang mamumroblema dyan. Tutal, matagal na nilang gustong bilihin ang minahan. Kanina galing ito, Mr. Velasquez? Dr. Salcedo of Barrio Talisay. Si Mrs. Alvarez yun ah. Yung nani ni Sir Peterson? O eto gusto ko. Tumigil yung Salcedo na yan. Masira ang kredibilidad niya at mapaalis siya sa Talisay. You chose the right guy. Basta pagkakakitaan, tatanggapin ko yan. Yes, andiyan na sila! Oh, ate! Dito po tayo. Nanadya ka ba, Dr. Pe? Ako pa yung nananadya. Alam ko yung ginagawa niyo. Gusto niyo sirahin pag yung doktor ko? Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi rin ako natatakot, sir. Maggie, kailan bang schedule ko kay Rita? Alam ba niyo yung ginagawa na... Hello, Dr. Pe. Huwag ka na mag-alala. Kakausapin na ni Rita si Abad mamaya. Susugod ka talaga kay Abad na mag-isa? Kasi nakakatakot na wala tayong rest back. Tapos buntis ka. Una ayaw mo kay Brian, so ano gagawin natin? Kakusapin ko si Peterson. Itilok ko tayo sa asawa mo. Di ba sinabi ko naman sa'yo na ako na to? Sige na, Tope, umalis ka na. Mon, ikaw dito ka sa kotse, ha? Para mabilis makaalis kung kailangan. Maggie, ikaw ang lookout dito. Kailangan tignan kung may iba kasama yung Abad. OMG, para pala tayong Mission Impossible. Kailangan natin mag-ingat. Hindi natin alam kung anong iniisip nun. Ako sasama ko sa'yo. Pinapalitan ko yung pangalan. Bakit? Para hindi nakakatakot. Bakit ka takot sa mga hermits? Bakit ba? Wala kang pake. Tsaka ano bang ginagawa mo dito? Naiwan ka ng last trip, no? Hindi ako naiwan. Wala pang dumarating. Kaya maglalakad ako hanggang makahanap ako ng masasakyan. Hello, Brian. Ma'am Rita mo. Kasama po ni Miss Maggie. Hindi ka kasama? May pupuntahan lang daw po sila eh. Pinauwi na po ako ni ma'am. Puntahan ko ba, sir? Hindi na. Huwag na. Sige po. Sige, salamat. Nasaan ka na? Kamusta kayo ni baby?
kong Rita. Text me ASAP yan kapag hindi ka nang busy. Love you. Huwag na ho tayo magsayang ng oras dito. According sa report ng investigasyon, ikaw daw ang nag-ayos ng leak. Tama po ba ako? Opo. Ikaw rin ang nakakita. Posibleng ikaw rin ang gumawa. Kong, saan ba lang gagaling ito? Parang sinasabi niyong sinadya akong lasunin yung mga tao. Nagkaroon ng technical problem. May tumagas, tumapon, inayos ko. Yun yung nasa report. So, yung pagbenta sa ZGC, may alam ka ba doon? May chismis na matagal nang gustong bilhin ng ZGC yung Vela Mines. Yun lang. Wala naman ako sa management para malaman yung mga impormasyon na ganun eh. Nung inanounce sila sa buong kumpanya, doon ko lang nalaman. Hindi mo rin kilala ang biyanan ko. Ganun ba? Hindi po. Wala po kaming connection. Si Mama, magpapasakay sa kotse niya ng isang taong hindi niya kilala. Hindi kayo magkakilala. Eh bakit ho nakipagkita kayo sa kanya sa Cafe Ordi noong isang araw around 3 p.m.? Nasa Cafe Ordi ako ng mga oras na yon. Papaalis na ako nung bigla ko napansin sa bintana ng sakyan si Mrs. Alvarez. Hinabol ko dahil gusto ko magmakaawa na ibalik niya sa akin yung dati kong trabaho. So, kinailangan mong pumasok dun sa sasakyan at hingin ang gusto mo. Eh, sumakay daw ako eh, sabi niya. Kailangan ko bang ipaliwanag sa'yo, pati yung pagmamakaawa ko sa dati kong trabaho ko? Kailangan talaga magpaliwanag ng kung sino man involved dun sa pagkakasakit ng mga tao sa Dalisay. Talagang pinagbibintangan niyo ako. Hindi ba sapat yung pumunta ako dito, kumarap sa inyo ng maayos? Kung tutuusin, wala naman akong dapat ipaliwanag sa inyo. Siguraduhin niyo lang, engineer. Dahil malalaman ko kung ano ang totoo. Hindi niyo ho gugustuhin magkamali sa akin. Ginawa ni Abad sa... Kinausap ni Abad si Mama para hingin ulit yung trabaho niya. Posible. Sinungaling siya. Nagsisinungaling siya. Paano mo nasabi? Hindi mo naman narinig kung anong pinag-usapan nila. Rita, tinignan ako ng masama ng biyanan mo. Pagkatapos na ano nangyari? Rita, alam nila na may alam ako sa isyu ng minahan. Kaya pinapersonal nila ako. Itanong mo sa asawa mo. Tanongin mo yung asawa mo, malamang alam din nila yan. Paano? May negligence complaint ako, Rita. Si Aling Perla, yung taga-baryo, namatay yung asawa niya dahil sa pagkalason. Nung una na, itindihan niya na wala akong kasalanan. At ngayon, bigla na lang siya nagre-reklamo. At nung pinangkit niyo yung pangalan ni Olivia Alvarez, Olivia Alvarez, bigla na lang siyang umalis. Ni walang sinabi. Eh, masisisi mo ba ako? Kung iisipin ko, gusto nila akong mawala ng lisensya at mapaalis na sa Talisay?
Para saan? Para huminto na ako sa pag-aarap ng katotohanan. Sa paglalaso sa Talisay. Yan ang gusto nila mangyari. Tupe, naiintindihan ko kung bakit mo iniisip yan. Na kinokonekta mo lahat sa Minahan kasi alam ko mahalaga sa iyo yun. Pero wala tayong solid evidence. Solid evidence. Kailangan maging objective tayo dito. Rita, yung pamilya mo, dinadaan ako sa mga paraan nila. Anong sinasabi mo, objective? Tupe, kung wala tayong solid evidence na makukonekta kay Mama, huwag muna tayong manghusga. Seryoso ba? Uwi na rin ako, Han. Sana ako nalang nag-interrogate sa kanya nang malaman niya. Pero Mon, tama naman si Rita. Wala namang solid evidence si Tupe. So? Girl, si Tupe, yan di ba tayo maniniwala sa kanya? Sarili niya ang pamilya, tinalikuran niya dahil corrupt, di ba? Tapos kukwestiyonin pa yung pagiging doktor niya, kaloka. We all know Tupe is the best doctor in town. Oh, pero bakit sina Peterson agad ang may kasalanan? Ang dami naman nilang ginagawang mabuti para sa Talisay, di ba? Girl, hindi naman sasabihin ni Tupe na ZGC ang may kasalanan kung invento niya lang yun. Rita, ano sa'yo mo? Rita, kung ako sa'yo, dadiretsyon ko na si Peterson. Wait, ano ka ba? Walang aamin sa ganung kalaking kasalanan, ano ba, Mary? Ah, so may kasalanan agad, ha? Nahuhusgahan natin agad, bakla. Sakit mo sa bangs. Alam niyo, siguro mas mabuting tanuin ko muna si Peterson tungkol dito. Dapat, asawa. See? Kahit biglaan, dumarating ako. Naghintay pa ako sa'yo kahit gabing-gabi na, pero ni Aninong wala. Because yung Aninong mo ay nasaan? Paunina, I'm sorry, may inasikaso kasi kami ni Rita. Ana, bumalik na tayo. Cargo kita kay Miss Pinky. Di ka pa nga absurdo sa pagiging arsonist eh. Excuse me? Eh, ano bang tawag mo doon? Di ba sinunog mo yung mga plant box? Bahala ka dyan. Maraming pa naman pala ka. Lumalabas sila mag-isa. What the hell? Ano ba? Kaya ko to. Hermit Hell! Sasama ka na ba sa akin? Oo. Okay. Teka, sandali. Ana, hindi naman ako makalakad maayos. Ano nga to? Sige na. Sumampa ka na. Sampa sa likod mo? No way! Ano, mas mabilis tayong makaka-uwi kaysa bigla ka lang hihila dahil sa mga kermits mo. Tara na! Bahala ka dyan. Maraming pala ka dyan. Sumakay daw ako eh, sabi niya. Mas okay na yun kaysa naman sa mag-usap kami sa kali eh. May night
negligence complaint ako rita. At nung binanggit mo yung pangalan ni Olivia Alvarez, Olivia Alvarez, bigla na lang siyang umalis. Gusto nila akong mawala ng lisensya at mapaalis lang sa Talisay para huminto na ako sa pag-aarap ng katotohanan. Tanungin mo yung asawa mo, malamang alam din niya yan. Rita. Rita, focus. Tanungin mo muna si Peterson tungkol kay Mama. Ayan na, sumagot na, dali. Chochoy, anak! Apo! Kamusta ka na dyan? Miss mo na ba si Papa mo? Ay nako, ako ang na-miss ng apo ko, ano? Aba, ang tagal na nating hindi nag-uusap, Chochoy, ah. Oo nga eh. Choy, kung napapansin mo, wala kami ni Lola sa bahay ngayon. Nandito kami sa bahay ng tita Ninang mo. Kaso, wala pa siya kasi busy eh. Maghay ka kay dito, Ninang mo. Chachay! Uy, palaki ka ng palaki, ah! Tingnan pa. Pasalamat ka kay Tito Ninong mo. Nako, binigyan niya ng bonus si Daddy mo. Sabi ko naman sa'yo, mabait yung Tito Ninong mo, eh. Choy, inaalagaan din kami ni Lola niyan dito. Oo nga. Uy, Rita! Chachay! Ate! Ate! Choy, Choy! Mag-hello kay Tito Ninong mo! Hi, Choy! Kamusta? Babugapo naman ang pamangkot. Ang bilis dumaki ng anak ko, diba? Ay, no? Ano mo naman yung tapas ng panga niya? Panga talaga, anak. Di ba? Dito oo, mo, kamukha ko eh. Sige na. Di ba? Choy! Oh, Choy, basta mag-iingat ka dyan, Choy, ha? Ay, apo, ha? Huwag mo kalimutan yung mga vitamins mo, ha? Inumin mo. Huwag kong... Huwag mo pababayaan ang sarili mo dyan. Alam ko naman hindi ka pababayaan ang mga. Ikaw tried... naman, nagganda-ganda ang ginawa ng kuya mo eh. Ano bang alam mo sa pagtanda kasi? Ay, naluluma kasi yung gitara sa job ni kuya eh. Ayaw nga ganun pa. Ito, hindi ka na kasi. Saan nagpunta? May kinausap lang kami ni Raymond. Trabaho? Dado, ah. Yung palang gano'n. Well, salamat. Pinakilala mo ako sa pamilya mo. Hantong pamilya ito, hindi ko pagpapalit sa kahit na ano. Ito yung gusto ko. Masaya lang yan na mapalibot sa baby natin. Ikaw. Baby, pangako ko sa'yo, magiging masayang pamilya tayo. Goodbye. Happy to see you, Aaron. Oo. Okay, nababa na ako. Babe, pinag-alala mo kami. Gusto mo lang pala ng buhat eh. Madaming kermits. Tara na, tinabihan kita ng food. Tara na. Sige. Hana. Good night pala sa amin ng mga Carmins. Bakit ako galing sa'yo? Talaga na, hindi talaga hindi sa
Hindi ako pwedeng huminto. Hindi ko pwedeng palagpasin to.